So, good day sa inyo mga paps. For today's video, gagawa tayo ng tutorial kung paano mag-wiring nito. So, ang gagawin natin ngayon is yung version 2 naman. Pag sinabi mong version 2 naman, meron siyang apat na wires. Yung LED niya, pwede siyang magsabay, yung yellow at white. Yung yellow at white na yun, gagamitin natin siya na passing light. Habang nagbubusina tayo, yung tinatawag na combo light, so pag bumubusina tayo, nagpa-passing siya. For today's video, tuturo ko sa inyo kung paano mag-wiring ng MDL, no? Gagawin natin MDL dito is yung version 2 naman. Gamit tayo ng 4 wires na MDL, yan. 3-way switch, yan. Gagamit din tayo ng relay. So, sa relay, ayan. Pwedeng 4-pin, pwedeng 5-pin. Pwede rin yung Bosch na 87 parehas na single throw, yan. Then, gagamit din tayo ng mga terminals, yan, na 10 ampere. Electrical tape, then mga wires. Bago tayo magsimula, then dapat chine-check yung nabibili nating item, okay, kung defective ba siya or hindi. So itong MDL, tatry muna natin siya bago natin siya ikabit, no? Para sa ganun, hindi tayo magkakaroon ng hassle kapag nakabit natin siya tapos hindi pala siya gumagana, no? Edi sayang naman yung effort natin dun sa pag-wiring. Okay, ugaliin natin na bago tayo magkabit, i-check muna natin siya kung gumagana ba siya. Koconnect lang natin yung black sa negative, okay? Sa negative terminal ng battery. Okay, ito yung MDL natin. Yung kulay red, ayan, yung kulay red muna. So, yung kulay red natin is yellow, no? Dapat yellow yung ilaw niya. Tingnan natin kung gumagana or hindi. So, ayan, gumana, yellow. Next natin, yung red wire, yan yung yellow LED. And then, yung yellow wire naman natin, is yan yung white LED. Kasing natin. Okay, gumagana. Both gumagana. And then, yung white, yan yung dual or yung sabay yung LED. Okay? Okay, yan sabay o. Dalawa siya. Okay, gumagana yung mga LEDs. So, yun lang naman yung titestingin natin dyan kung gumagana yung LED. Ngayon, pwede na tayo magsimula mag-wiring. Okay, bago tayo magsimula mga paps, explain ko muna yung wiring diagram na ginawa natin. Okay, para mas madali tayo, no? So, simple lang naman yung ginawa kong diagram dito para sa mga baguhan. Hindi sila mahihirapang mag-wiring. Okay? So, very basic lang to. Hindi na natin kinailangan ng maraming relay. Hindi na natin kinailangan ng mga diode. Okay, basic lang. So, dito tayo sa relay. Okay, dito tayo simula sa relay. Ngayon, yung relay natin, meron mga pin. May mga terminal pin yan. Okay? Meron dyan 30. Yung 30 nyan, ilalagay natin sa positive terminal ng ating battery. And then, maglalagay din tayo ng fuse dyan na 10 ampere fuse. And then, yung 85 naman nya ng relay is, yan yung ilalagay natin sa ground. Okay? Then, yung 86 naman, ilalagay natin yan sa ACC wire or yun sa, so, pwede yun sa ignition, pwede yun sa accessory wire. And then, yung 87 natin, okay, ikakabit natin yan papuntang 3-way switch. So, sa 3-way switch, meron dyang color black. Yan yung common, no? So, yan yung susuplayan natin ng 12 volts. And then, yung dalawang wire na titira nyan, yung brown tsaka yung blue. Yung blue wire niyan is i-connect natin yan dun sa sa low, okay? Ko-connect natin yan sa low papuntang balas na MDL, okay? Yung color yellow na wire, ibig sabihin yon yan yung white LED, okay? So yung magiging high natin is yellow naman, yellow na LED, okay? Brown wire yon, i-connect natin yung brown wire dun sa red, kasi yung red natin na red wire sa mini driving is
color yellow na LED, okay? And then, yung black sa LED driver natin, sa ground. And then, yung magiging white natin or yung dual contact na LED sa MDL is yun yung gagawin nating passing light, no? Iko-connect natin siya sa positive terminal na stock na busina natin. Okay. So, very basic lang yung diagram natin. Mabilis nyo masusundan agad dyan. So, yung mga ginamit ko nga pala dyan, relay, 40 ampere na relay. Okay. Pwedeng 4 pin, pwedeng 5 pin, pwede rin yung mga Bosch. Okay. Wala naman difference yun. Then, 10 ampere na fuse. Okay. Then, yung gagamitin natin gauge wire dyan is 16 gauge na wire. Yan, para mas safe yung wiring natin, medyo makapal yon. So, especially dito, pag gagamit tayo ng wire dito sa pinaka main supply nya, dapat mas malaki, no? 16, okay, mas recommended ko yung 16 na gagamitin natin gauge wire dito, papuntang 87. Dapat 16 yon. Then, dito sa trigger natin, yung 85-86. Pwede kayong gumamit ng mas maliit na gauge wire dyan, like 18 to 20, yan. Pwede kayong maglagay dyan kasi trigger supply lang naman yan. Kaya mahina lang yung ampere na sinusupply nyan or yung ginagamit nyan. Okay, yun. Simulan na natin, no? Okay, first na gagawin natin, mga paps. Okay? Yung relay, dito tayo magsisimula mag-wiring, no? Okay? Then, yung fuse, ayan. Yan, may 10 ampere na fuse na yan. Okay, may wiring na rin yan. May terminal na rin yan. Didikit natin siya dito sa relay. Gagawin natin, isang wire niya, lalagay natin sa terminal 30. Okay, yan. Then, kakabit natin siya dito sa 30. Okay, 30. And then, next natin is yung 86. Okay, papuntang accessory wire natin. And then, yung 85 is papuntang ground. Okay, yan. Gagamit tayo ng red wire. Yan. Papuntang accessory to. Okay, mga paps. Tip number 1. Okay. So, paggagamit kayo ng mga wire. Okay. Huwag kayong bibili ng ganitong klaseng wire kasi mumurahing wire lang to. Gamit kayo ng mga automotive wire. So, pag sinabi mong automotive wire, yan. Mas matibay to kasi Japan quality siya. Okay. So, yung mga ganitong Shopee na wire lang, nagpupulbos kasi ito katagalan. Kaya, mas maganda yung mga ganitong wire ang gagamitin nyo. Since demo lang to, ito lang yung gagamitin ko. 86, ito pala 86. Okay. Isa naman, lagay natin sa ground. Mas effective yung ganitong pag-crimp. Binabaliktad, mas matibay yan eh. Yan, ganyan. Okay. Okay, after nating makat, yan. So, nakat na natin siya. Ito, yung sa negative natin, yung 85 terminal. Nalagyan natin siya ng eyelet terminal. Yan, after natin mahinang. Sa 87, gagamit tayo ng high quality na wire. Siyempre, gagamit tayo ng high quality wire. Okay. So, yung gauge niyan is 18. Okay, sapat na yung 18. Pwede rin mas makapal 16, yan, okay din yun. Mas makapal, mas okay. Crimp lang natin. Hindi na natin kailangan lagyan ng shrinkable dito kasi lalagay naman natin siya din sa socket. Tago naman siya, so hindi siya kita. Then, okay, 87. Yan, 87 terminal. So, dito natin ikakabit yung 3-way switch natin. Okay, yan. So, pwede na natin itong iabang, yung 3-way switch natin, kung saan natin siya ilalagay. Okay, dito mga paps, dito, discarding na lang, no? Okay, medyo pagka ito kasi medyo mababa to, mahirap siya pindutin dito kasi tumatama dito yung daliri natin. So, ginawa ko dito, naglagay lang ako ng spacer. Ayan, spacer. Yan, yung hose yan eh, hose, fuel hose, nilagyan ko siya. Pwede kayong gumamit ng nut, yan. Lagyan nyo para merong space dito. Ito yung relay natin, okay, dito natin siya ilalagay sa loob.
para safe siya sa mga basa sa ulan. Okay? So, ayan, nakabit na natin yung relay natin. Nakasipta yan. Kaya, matibay yan. Ayan. Then, ito, yung sa ground natin. Yan, dito. Okay, then, pinalusot natin yung wire na dalawa. Yung 87, tama, 87. Tsaka yung 86 na isa. Okay. So, yung pula yung sa trigger natin. Positive trigger natin yan. Okay, itong 86 na to, ikakabit natin to sa accessory wire natin. Kakabit natin siya sa accessory. Okay, so ito, kulay itim yung wire na yan. Yung kulay itim na wire na yan, okay, yan yung papunta sa brake light natin. Okay, ito yung brake light switch natin, yan. So, nasusupplyan niya ng accessory wire. Ito yun yung block natin. So, dito tayo, magtatap. Yan, magtatap tayo dito. Then, ito yung ano natin, yung 87 natin to, 87. Yan, papagapangin natin yan, papunta dun sa three-way switch natin. Ayan, so pinadaan lang natin siya sa ilalim, sa tapalodo. Yan, then nandito na siya. Okay, kakabit natin siya dito sa block ng three-way switch natin. Yan dito. Okay, hinangin natin. Yan. Okay, kabit na natin yung MDL. Ito, nakabit ko na yung bracket niya. Yan. So, dito natin siya nilagay last time. Yan, meron na tayong butas. Binatasan lang natin siya gamit yung barena. Yan. Dito natin siya ikakabit. Okay, yun yung tsura niya. So, yung kabila naman yung kabit natin. Kulay dilaw yan yung white na LED na LED. So, hinahin lang natin yan. Okay. So, yung white na lang and black na lang yung natitira. Magtatap tayo dito. Mag-extend tayo ng wire. Okay. Mag-extend tayo ng wire dyan. Then, ito rin. Mag-extend tayo dito. Okay, tinanggal muna natin mga paps yung tapalodo para hindi tayo mahirapan magkabit ng mga wires. So, ito, yan. Kailangan ipailalim natin siya dito sa tapalodo. Dito natin siya padadaanin. Then, papalusutin natin yan dito sa airbox natin. Ayan. Okay, dito natin siya ilalagay sa ilalim. Itong puti, okay, kakabit natin to sa busina. And then, itong isa, body ground. Then, itong isa, yung may puti na black. Ito yung sa white wire natin. Okay, tatap natin siya dito sa stock horn natin. So, dito may wire dyan, dalawa. Yung isa, medyo light green, then isa medyo dark green. Doon tayo sa light green magtatap. Tanggalin lang natin yan, then. Yan. Pasok natin doon sa may busina. And then, yung ito, yung sa ground natin. Okay. Busina natin. Yan. Lagay tayo ng nut. Okay, yung last. Hindi pa natin nakakapit yung... Lagay lang natin to, yung ground. So, yung ground nakabit na. Yung positive nakabit na natin. Then, testing na natin. Okay, ignition on. Testing natin yung MDL. Okay, so hindi naman siya hirap kasi tinasa natin siya. Okay, testing natin yung low beam. Okay, low beam natin yan, kulay white. Kulay white. Then yung high beam natin, yun, kulay yellow. Okay, so testing natin yung passing light, no? Okay, passing light natin. Okay. So, sabay yung yellow nya, tsaka yung white. Ngayon, testing natin kapag nakabukas yung MDL. Okay? Low beam. Yan. Then, busina tayo. May passing light. Then, pag naka-high beam naman tayo, tignan natin kung may passing light pa. Okay, nagpa-passing light yung kulay, white.
So gumagana yun lahat kahit nakabukas yung MDL natin. So yun, successful yung ating pag-install. Yun mga paps, hanggang dito na ating video. So sana nakatulong tong video natin na tutorial sa pag-wiring ng MDL version 2. Napapanood mo man to sa Facebook or YouTube channel, please paki-follow and subscribe yung ating page and YouTube channel. Then click mo yung notification bell button para lagi kayong ma-update sa mga susunod nating gagawing video. Yun, hanggang dito na, maraming salamat, God bless at ride safe.